하나는 Dalawang. Sa amin ito mga katuba. Magandang araw sa atin mga katiets, at once again, this is Saiko no Torehanta. Welcome back sa aking YouTube channel. At ito ang bago kong tatalakayin na pinadala ng ating kapwa katiets na gustong magpatulong. At sa mga bago dito sa aking channel ay i-hit niyo ang subscribe at notification bell para ma-update kayo sa lahat ng aking mga bagong upload. At kung hindi niyo pa napanood ang mga video ko mula sa simula mga katiets hanggang ngayon, ay hit niyo ang all para makita niyo lahat ng aking mga video mga katiets mula sa simula hanggang ngayon. At sana ay makapagbigay ito ng kaunting aral or kaalaman sa lahat ng ating mga kapwa katiets na baguhan. At ngayon mga katiets, ito ang sign na andyan, nakaukit sa bato. Ito ang sinasabi kong mga rock and close treasure mga katiets na natagpuan ng ating kapwa katiets. Ito, makikita natin letter C yan mga katiets. Kaso, ito kasi ang mga Japanese mga katiets ay hindi hinahalata ang paggawa ng mga markers. Kaya ganyan. Ito, guhitan ko. At merong butas dito. Meaning or rock and close mga katiets na nasa palibot lang. At kung tingnan natin dito sa gilid ng markers mga katiets, meron ding isa pang bato na hugis itlog. Kadalasan, tinatalakay ko na yan mga katiets sa aking mga video, na ang mga bato na parang itlog or mga oblong mga katiets na medyo may kalakihan, yan kadalasan ang mga container ng mga diamonds na dala ng mga Hapon mga katiets. Kaya sa mayari ng picture na ito, salamat kapatid sa laging pagsubaybay dito sa aking YouTube channel. Isa ito sa aking mga avid subscribers, at shout out sa iyo katiets. At imbestigahan mo ang bato na yan na parang itlog. Yan ang pinapabasag ko sa kanya mga katiets. Dahil dito figurized arwing mga katiets na nakaturo dito. Pero alam naman natin ang mga Japanese mga katiets ay sadyang logical. Kaya tingnan natin ang katabi na pato na parang itlog. At yan ang unang option na gagawin natin. Basagin natin ang bato. Napakadali lang niyan mga katiets. Kung meron kayong maraming kahoy dyan na pangsunog or mga gulong, lumang gulong mga katiets ng sasakyan, sunugin ninyo yan. At pag mainit na, mga 5 oras siguro mga katiets, buhusan ninyo ng malamig na tubig, isang balde, at magpabasag yan mga katiets. Kaya yan ang pinakamadaling option na gagawin ninyo para makita ninyo ang texture ng bato na yan. At kung mabasag man yan mga katiets, kung sakali mang wala yang laman, ay dyan na tayo
humanap ng iba na bang paraan o second option mga ka-TH, hanapin natin ang ikalawang rock and close, ang totoong rock and close mga ka-TH, dahil baka ito ay markers lang at nagpapahiwatig na merong totoong rock and close. Kadalasan ang rock and close na sinasabi ng mga sign mga ka-TH ay hindi hinahalata na bato. Pero kadalasan din, base sa aking mataas na experience mga ka-TH ay hugis itlog, mga pabilog na mga bato na medyo may kalakihan, mga 1 tons to 5 tons mga ka-TH ang laki or bigat. Ganyan ka bigat ang bato. Tansahin nyo lang mga ka-TH. Huwag masyadong maliit yung may kalakihan ng mga bato na hindi kaya na maanod ng mga baha or mabuwal mga ka-TH sa kinalalagyan. Dahil yan ang area na babalikan ng mga hapon. Kaya pumili talaga sila ng bato na sakto ang laki ng bato or gumawa sila ng bato. Yan ang ginawa ng mga hapon mga ka-TH. Gumawa sila ng mga man-made rock or bumili sila ng mga nature na bato mga ka-TH. Pero may kalakihan at may hugis katulad ng mga pabilog at mga oblong mga ka-TH, hugis itlog. At itong arrowing na ito mga ka-TH, dito nakaturo. At kung mapapansin natin, sadyang merong mga harang na mga bato sa ilalim. Sadyang nilagyan ng harang or sa Bisaya pa mga ka-TH, bangil. Bangil. Nilagyan nila ang bato na yan para hindi ito mahulog sa kinalagyan mga ka-TH. Kaya yan ang unang tingnan natin. Hindi lang mga markers ang unang tingnan natin, pati ang mga setup ng mga Japanese mga ka-TH sa lugar. Yan ang tingnan natin, lalo na kung ito ay nasa gilid ng sapa. Dahil nasa gilid ito ng maliit na sapa mga ka-TH, ang mga bato na ito nasa gilid na nakapile, sadyang pinapile talaga para makita talaga na ito ay mga markers. Yan, ito mga ka-TH, sinimulan ng linisan ng ating kapwa ka-TH. Dito mayroong mga bato dyan na nakapile. At yan ang unang option na pinagawa ko sa kanya. Pinapasag ko itong oblong ng bato na yan para makita kung meron bang laman, para malinaw na sa ating isipan na tapos na ang unang option at magsisimula na naman tayo ng ikalawang option mga ka-TH. Huwag kayong matakot na sumubok at magkamali mga ka-TH. Yan ang pinaka-importante sa treasure hunting. Huwag matakot na sumubok at mabigo, dahil yan ay patungo sa tagumpay mga ka-TH. Kahit sino mga treasure hunter mga ka-TH ay dyan galing sa pagkakamali at pagkabigo mga ka-TH. Kailangan talaga sumubok para mapatunayan natin na tama tayo, tama ang ating mga hinala. At ito ang arrowing ng bato mga ka-TH na nakaturo dyan sa ilalim. Kaya ang ikalawang direksyon na puntahan natin ay dito. Nagduda ako sa malalaki mga bato na nakaumbok dyan mga ka-TH. Dyan ang ikalawang opsyon. Unang opsyon, itong bato na ito na katabi ng letter C na may dot. At ang ikalawang opsyon dito, diyan natin hanapin ang ikalawang rock and close na bato
pag wala tayong nakita sa unang bato na sinasabi ko kati Edge. At ito ang bato na andyan sa gilid ng creek. Sa tingin ko mga kati Edge, sa ibang mga picture na ito ay hindi ito maanod ng baha. Pero ito ang kakaiba na markers na andyan sa bato. Itong dalawang butas na ito, dyan at dito. At ang meaning niyan mga katiets, lagi ko na yung tinuturo sa aking YouTube channel na bato pa rin. Pero ito, kung makikita natin, dalawang butas ang makikita natin. Kaya dalawang bato ang pinapahiwatig mga katiets. Wala ng iba. Yung bato na pinag-ukitan ng letter C at may dot, at yung bato na pabilog. Kaya yun ang unang yung i-explore mga katiets, dahil yun ang ibig ipapahiwatig ng markers na yan. Yan mga katiets, dahil sa tingin ko hindi maano dito, malaki to sa ibang anggulo ng mga picture na pinapadala mo, pero hindi ko na sinali dito mga katiets, dahil masyado nang mataas ang aking video na gagawin. At sana naunawaan ninyo lahat mga katiets ang ibig kong sabihin sa ganitong klase ng mga markers, naway magbibigay ito ng kaunting aral sa lahat ng mga Filipino treasure hunter na laging naghahanap ng kanilang future dito sa mga treasure na nakabaon dito sa Pilipinas mga katiets. At yan lang po. Maraming salamat sa panonood at pagtitiwala ninyo dito sa aking YouTube channel, Golden Philippines Treasure Uncode. God bless always sa atin mga katiets, at ingat lagi.